Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa pag-loan sa Pag-ibig Fund. Actually guys, meron tayong dalawang way paano tayo makapag-apply ng loan sa Pag-ibig Fund. Una, via online. Then pangalawa guys, pwede tayo makapag-apply ng loan mismo sa mismong branch ng Pag-ibig Fund. Pero bago yan guys, gusto ko muna kayong bigyan ng idea ano ba yung MPL o Multi-Purpose Loan sa Pag-ibig Fund. What is the Pag-ibig Multi-Purpose Loan Program? The Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan or MPL Program is a cash loan that qualify members may secure to assist them with any immediate financial need. So kung member tayo at qualified tayo makapag-loan sa Pag-ibig Fund, so pwede natin gamitin tong Multi-Purpose Loan or MPL. How can I qualify? You must be an actively contributing member with an at least 24 monthly membership savings and sufficient proof of income to qualify. So dapat daw guys, naka 2 years na yung monthly membership savings natin sa Pag-ibig Fund. Then mayroon tayong proof of income para ma-qualify. Then pangalawa, if you have an existing Pag-ibig Fund housing loan, MPL and or calamity loan, your payment must be updated for you to qualify. So dapat daw guys, kung mayroon tayong existing na loan sa Pag-ibig Fund housing loan or MPL or calamity loan, kailangan updated yung pagbayad natin para ma-qualify tayo dito sa pag-apply ulit ng Pag-ibig Fund loan. How much may I borrow? So magkano ba yung pwede natin mahiram dito sa Pag-ibig loan? With Pag-ibig Fund MPL program, qualified members can borrow up to 80% of their total Pag-ibig regular savings, which consists of their monthly contributions, their employer's contributions, and accumulated dividends earned. So ang maloloan natin guys, yung 80% of total Pag-ibig regular savings natin. So kung mas malaki yung savings natin o yung contribution natin dito sa Pag-ibig Fund, possible na mas malaki yung pwede natin maloan. If you have an outstanding calamity loan, the amount of loan you will receive shall be the difference between the 80% of your total Pag-ibig regular savings and the outstanding balance of your calamity loan. This means that the more you save in Pag-ibig regular savings, the higher loan amount you may apply for via the MPL. So kung mas malaki yung savings natin dito sa Pag-ibig Fund, mas malaki yung pwede natin maloan. How much is the MPL interest rate? Magkano ba yung interest ng ating maloloan sa Pag-ibig Fund? The MPL comes at a low interest rate of 10.5% per annum. So ibig sabihin ng annum guys is yearly. So mababa to guys kung 10.5% per year, kasi kung i-divide mo ng monthly, yung 10% per annum is mababa lang siya. So wala pa siyang 1% per month. You will be pleased to know that the significant part of the income derived by the Pag-ibig Fund from the loan program is returned to its members in the form of dividends. How do I pay my MPL? The loan is payable within 24 months and comes with a deferred first payment. Formerly employed members shall pay their loan amortization through a salary deduction arrangement with their employer. So ibig sabihin guys, kung employed tayo, so pwedeng magbayad dito si employer. So i-deduct lang nila din sa sahod natin. So depende yung salary deduction arrangement with the employer. Self-employed individuals, overseas Philippine workers or OFWs, and all other individual payers made their amortization at any our Pag-ibig Fund branches. When can I renew my MPL? So kung tanong natin guys, so mayroon tayong existing na loan sa Pag-ibig Fund, kailan ba tayo pwede makapag-loan ulit or makapag-reloan ulit? You may renew your MPL after paying an equivalent of 6 monthly amortizations and upon satisfying the qualification mentioned above. So ibig sabihin guys, naka 6 monthly amortization na tayo sa pagbayad sa ating loan, ay pwede na tayo ulit makapag-renew ng loan. So ang gagawin lang ng Pag-ibig Fund, the outstanding balance of your existing loan shall be deducted from the loan proceeds of your new loan. Ano-ano naman yung mga requirements na kailangan natin dito sa online application? Sa online application guys, ito yung mga dapat natin ihanda o i-ready bago tayo mag-apply dito sa online application. Unang kailangan natin, multi-purpose loan application form. So ilalagay ko yung link dito sa description ng video guys para ma-download natin kung wala pa tayong copy. Or di kaya naman, pwede tayong humingi sa any branch ng multi-purpose loan application form. Kung halimbawa employed tayo, pipilapan natin, then pa-fillapan natin sa ating employer. So kailangan ma-fillapan ng employer natin, then after that, i-scan natin or picturean natin ng malinaw. So depende sa inyo guys kung anong mas nakakagaan sa inyo. Kung mayroon tayong scanner, mas maganda ipa-scan natin. Or kung wala naman guys, pwede naman picture basta malinaw lang yung pagkaka-picture. Kailangan readable po yung pagkakakuha. Then valid ID acceptable to the fund.
So, i-scan din natin yung valid ID natin. So, ang tip ko sa inyo guys, yung valid ID natin, i-scan natin o picture natin harap at sa likod. Then, pag-isign natin yung picture. Kasi isang upload lang siya guys dito sa ating application. Para mas mataas yung chance na ma-approve yung ating application. Then, pangatlo na kailangan natin guys, yung cash card number, loyalty card, land bank, or UCPB. So, kung wala naman guys, madali naman makapag-apply ng loyalty card plus sa Pag-ibig Fan. So, one day process lang naman yan, makukuha muna kaagad. So, ang kailangan lang nila dito, 2 valid ID. Then, mayroon tayong babayaran na fee dun sa card. Kung hindi ako nagkakamali guys, 125 po yung fee niya. Then, selfie photo showing your ID card and cash card. So, magsi-selfie tayo dito guys. Kailangan nakahawak yung valid ID natin, then yung cash card. Kailangan makita yung picture natin dun, saka yung information natin. Para makapag-apply tayo ng loan sa Pag-ibig Fan via online, i-visit lang natin yung official website ng pagibigfan.gov.ph. Ito yung dashboard ng pagibigfan.gov.ph. Then hanapin natin guys yung virtual Pag-ibig tab. Ito siya guys. Then click natin yung member. Then click natin yung apply for and manage loans. Then after that guys, click natin yung apply for a short term loan. Before getting started, please make sure to prepare the following. So, loan application form, photo or scan copy of your loan application form containing the required information, your signature and signature of your employer, if employed, and signature of 2 witnesses. I-download natin to, then fill upan natin to guys, then ipapirma natin sa employer natin. So, after natin mapafill upan sa employer natin, then iscan natin kasi kailangan natin dito guys, dito sa pag-apply ng Pag-ibig loan via online. Kung halimbawa naman guys, voluntary members, so kailangan din natin to na i-download, yung declaration of income, then fill upan natin to. So dalawang copy yan guys, kailangan natin na fill upan. Ayan, so ilagay lang natin yung pangalan natin, then yung residence, then dito guys, kung ano yung pinagkakakitaan natin, then success I have grow income of, kung magkano yung kinikita natin, for the last 6 months, and to prove that I have the capacity to pay short-term loan or STL which I intend to avail from the fund. Tapos dito guys, signature over printed name. And so dalawa yun guys, i-fill upan natin. Then after natin ma-fill upan yan, then iscan natin siya pati yung multi-purpose loan application form. So bali dalawa yun guys na i-fill upan natin. Then pangalawang requirements guys na kailangan natin i-prepare bago tayo mag-apply dito sa Pag-ibig loan via online, one valid ID. So photocopy or scan copy of one of your valid identification ID cards. Patlong kailangan natin na ready guys, cash card. Your cash card which can be loyalty card plus issued by Asia United Bank or AUB or Union Bank of the Philippines or your Land Bank of the Philippines or United Coconut Planters Bank or UCPB cash card. Then pang-apat na kailangan natin, selfie photo. Selfie photo showing your ID cards and cash card. So hawak natin yung cash card natin saka yung valid ID. So pag kumpleto na tong apat guys, yan, yung loan application form, then valid ID, so napaiscan na natin yan, cash card, then nakapag selfie photo na rin tayo. Kapag kumpleto na yun guys, click natin tong proceed. Select the loan for applying for and enter your 12 digits Pag-ibig membership ID or MID number. So select natin to guys, select loan, then multi-purpose loan 3 years loan term or multi-purpose loan 2 years loan term. So ito guys, bago sa kanila yung multi-purpose loan 3 years loan term. So example guys, pili natin tong 2 years. Then MID number, so enter natin yung MID number natin dito para mag-proceed yung ating application. Then after that, click natin yung validate your MID number. Then complete your contact details to proceed with your loan application. So kumpletuhin natin to. Ilagay natin yung mobile number natin, landline, and email address. So kung walang landline guys, huwag na natin siya fill upan. Then click natin yung next. And so sabi dito, proceed on your loan application. Okay. Then your one-time PIN or OTP will be sent to your mobile number ending in, yan. So yung nilagay natin na mobile number dito. So okay lang natin guys. So check natin sa ating mobile number kung may natanggap na tayong OTP. And so nandito na siya guys. Then proceed. And sa bandang baba guys, so provide the details of your cash card where you will receive your loan proceed. Please click here to see our cash card guide. So select natin yung cash card natin dito. So halimbawa guys, sa akin loyalty card plus Asia United Bank. Then enter natin yung card number natin dito guys. Yung card number natin nakikita dun sa bandang likod ng loyalty card plus natin. So yung bilang nyan guys, yung cash card number is 16 digit sa EUB. Then check cash card status. So malalaman natin dito guys kung valid pa yung cash card natin dito sa Pag-ibig Fan. Then go to last step.
And before you proceed, please prepare the photo or scan copy of your loan application and valid ID. Ready? So proceed. And so dito natin siya i-upload, guys, yung mga sinabi ko sa inyo kanina, yung apat na kailangan i-ready natin. And so yung loan application form front, so dito natin i-upload. Then yung loan application form reverse side or sa back niya, so dito natin siya i-upload. So click lang natin yan, then i-upload natin yung pina-scan natin or yung photocopy ng ating loan application form. So kailangan dito, guys, yung pagkakakuha, halimbawa picture lang yung ginawa natin, readable yung form. So mababasa lahat na manasulat doon, kasi kung hindi mababasa ni Pag-ibig Pan, possible na mare-reject yung ating application. So dito sa pangatlo naman, guys, yung one valid ID identification card with photo. So dito naman, i-upload natin yung photo. So advice ko sa inyo, guys, kung halimbawa humid ID yung gamit natin, mas maganda na i-scan natin yung likod sa kayong harap. Then pag isayin natin yon, isang picture lang yon, then i-upload natin dito sa valid identification ID card. Then selfie photo while showing the front of your valid ID and your cash card. So yung sinabi ko sa inyo kanina, guys, nahawak natin yung valid ID natin sa kayong cash card na naka-selfie. Then upload. Then after that, guys, click natin yung submit. Ayan, submit your application. Okay. You have successfully submitted your short-term loan application. Your online application reference number. Ayan, nandito yung reference number natin. Use this application number should you wish to check the status of your loan application once approved. You will receive a text message from Pag-ibig Fan that your loan has been credited to your cash card account. So, paano naman tayo, guys, mag-walk-in o mag-apply sa mismong branch ng Pag-ibig Fan? So, ito yung mga requirements na kailangan natin, guys, sa pag-walk-in. Multi-purpose loan application form. So, kailangan natin to na i-download, then fill upan natin. So, actually, guys, meron naman sa branch mismo ng Pag-ibig Fan. So, pwede tayo makahingi doon ng form, ng application form para doon sa loan. Then, valid ID acceptable to the fan. So, i-xerox natin. Then, photocopy of cash card. So, yung loyalty card natin, guys, ipapaserox din natin sa harap saka sa likod. Then, if voluntary member, you need to fill out declaration of income form. So, ito yung itsura niya, guys. And declaration of income. So, fill upan natin to, kasi kailangan nila to dun sa pag-apply kapag voluntary members tayo. Then after that, guys, sa branch mismo, punta tayo sa guard. So, tanongin natin doon kung saan natin ilalagay yung ating application form. Actually, nilalagay ito sa Dropbox dun sa mismong branch ng Pag-ibig Fan. Ayun, guys, ganun lang pag-apply ng Pag-ibig Loan dito sa Pag-ibig Fan via online at sa mismong branch ng Pag-ibig Fan. I hope na nakatulong yung video tutorial ko at nasundan ninyo. Kung bago lang kayo sa channel ko, guys, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat po and God bless. See you on the next video.